guys, welcome back again sa aking vlog. At syempre, ang topic na naman natin is kung kailan po dapat dalhin si Bibi sa doktor pag meron siyang lagnat. Ano ba yung mga basihan na dapat mong sundin para malaman mo na kailangan na ng expert ni Bibi para magamot siya. So yun po yung vlog kong ito. Noong March 12, bago po i-announce ni Pangulong Duterte na magla-lockdown dahil sa coronavirus, medyo nakakapraning kasi lahat naman tayo ayaw nating magkaroon ng ganong klaseng sakit. So, masyado kang sensitive kung may nararamdaman ka sa katawan mo, napapraning ka na baka may COVID ako. Pero, wag po, mas maganda yung maging positive tayo. At syempre, kailangan natin ingatan yung sarili natin para malayo tayo sa sakit na ganyan. Pero may mga sitwasyon talaga na hindi natin control. Katulad na lamang po nung nakaraang linggo, nung March 12, bago nga mag-lockdown at bago naging usap-usapan yung coronavirus, nagkaroon po ng lagnat yung dalawa kong anak. So, yung sa panganay ko, naging okay naman na doon na lang po tayo sa bunso ko. Nilagnat kasi siya ng alas 3 ng hapon. So, alas 4 ng hapon, dinala ko agad siya sa doktor kasi nilalagnat nga po siya. So, nagre-request po ako agad ng CBC, baka sakaling makita agad kung may infection siya. Pero ang advice po sa akin ng doktor na mami, sinabi po niya sa akin na, mami, bakit mo siya dinala agad dito? Ikakalagnat lang pa pala niya ng alas 3. So ako naman, sabi ko, syempre dok, na nakakatakot kasi may coronavirus ngayon. Sabi po niya, kung lagnat lang na ganyan, na wala namang ibang malalang sintomas katulad ng mga rashes, bleeding, or nagsusuka, dehydrated siya, or alam niyo naman mga mamis yung mga delikadong mga sitwasyon ng bata pag nilalagnat. Kung lagnat lang, sabi po ng doktor, paracetamol mo na lang siya mami, tapos vitamins sa bahay. So ayun nga po, nagre-request ako sa kanya ng CBC. Pero sabi ni Doc, kung wala pang 24 hours na nilalagnat si Bibi, hindi natin siya basta-basta pwedeng kuhanan ng dugo kasi baka wala lang yan, baka flu lang yan, baka mawawala rin pag nag-take siya ng paracetamol, sabi ni Doc. So yun, medyo na kwan ako, na disappoint ako sa sarili ko kasi bakit ko siya dinala doon? Baka daw kasi makakuha siya ng sakit sa ospital lalo na at uso ngayon yung COVID. So, napaisip ako doon, nagpa-advise ako sa doktor ano ba yung mga dapat kong gawin. Kaya nalaman ko po yung tungkol dito. And, syempre, pag nilalagnat yung anak natin, expect natin na antibiotic agad makakatulong. Pero no, mga mamis, hindi po dapat ganun. Sakalang po daw nagbibigay yung mga doktor ng gamot na antibiotics pag nasa 3 to 4 days na yung lagnat ng bata. Kapag ka first day pa lang, nagbibigay lang sila ng mga vitamins. Like, papakita ko po ngayon yung mga binigay nilang gamot, kung ano yung binigay ni Doc na gamot sa akin. Dahil flu lang naman daw si Bibi, viral infection lang daw yung tumama kay Bibi. So yun po, sabi ni Doc, eto muna yung irereseta kong gamot sa'yo. Pero after 4 days, pag di pa siya gumaling, ibalik mo agad dito, sabi ni Doc. Ang pinakaunang binigay sa akin ni Doc is yung folic acid. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, meron pong G6PD yung anak ko. Sa next vlog ko po, mag-upload ako ng video tungkol sa pagkakaroon ng G6PD ng mga baby. Ito pong folic acid kasi kailangan po niya ng folic acid para yung hemoglobin niya is ma-maintain pa rin yung range niya. Pangalawa po, binigyan siya ng vitamins na citrulline. Vitamins po siya na ascorbic acid plus zinc. Binigyan rin po siya ng ito po, multivitamins minerals. Ganito po yung itsura niya. Para po ito sa it supports growth, healthy immune system, and proper brain development. So, kwan din po siya vitamins. And lastly, binigyan din po ako ng Istimuno. Mga gamot pong pinakita ko, hindi ko po sinasabi na bilhin nyo po. Mas maganda, magpa-check up kayo sa pedya nyo kasi sila po yung mas nakakaalam ng sitwasyon ng anak ninyo. Yung mga gamot pong pinakita ko, yun lamang po yung mga nareseta sa akin at hindi ko po sinasabing bilhin nyo rin po. Yun nga po, mas maganda, magpa-consult po tayo sa mga mas nakakaalam ng
sitwasyon ng anak natin. So yun po mga mommies, dapat po pagka nilalagnat si baby, kung sa palagay niyo naman active siya, hindi siya nanghihina, matakaw pa rin siya kumain, and wala namang nagbago sa kanya, pwede na rin po siguro yung paracetamol na lang. Kasi nagparacetamol si baby, tapos nag-take na lang siya noon. After one day, okay na siya. Hindi na po namin kinailangan bumalik sa doktor. Kaya nagpapasalamat po ako kasi hindi naman nangyari yung nasa isip ko masyado. Kasi akong napaparaning dyan sa COVID na yan. So yun mga mami, sana nakatulong tong vlog kong to. And keep safe po and don't forget to subscribe.